Sa distrito ng Bulacan South, natipo naman ang mga panauhing nagpaunlak sa imbitasyon ng mga kapatid sa lokal ng Maligaya Village. Narito ang report ni kapatid na Ara Alejandro. 2018 nang magsimulang makaranas si kapatid na Nilda ng sintomas ng hearing loss. Yung napaghihilo po ako noon. Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng hilo ko hanggang sa ang sabi nga sa akin vertigo. Agad niya itong ipinakonsulta sa isang espesyalista. Inirekomenda ko ngayon din sa kapatid na nagtatrabaho sa New Era, si Doktora Kathleen. Pagtingin pa lang sa akin ni Doktora, alam na niya yun sa tenga ko. Hanggang sa dumating na nga ako, hindi ako nakakakilo sa liig ko. Ayun, hanggang sa ipinasok na nga ako ng PWD. Halos 6 na taon na mula nang humina ang kanyang pandinig. Na malaging positibo ang kanyang pananaw sa buhay, aniya, ang ganitong tagpo sa kanya ay pagsubok lamang ng Panginoon Diyos na kailangan niyang lampasan. Mula nung dumating ako na napabilang sa disabled, hindi ko po ikinahiya. Puro blessing po ang dumating din sa akin. Saka hindi ko inaano na isa ako sa mga may kapansanan. Hindi naman po kasi lahat ng kapansanan magiging ano rin na hindi katutupad. Matcha-challenge ka pa. Naging daan din ito para kay kapatid na Nilda upang kasangkapanin siya ng Panginoon Diyos na makapag-anyaya ng mga taong magbabalik loob sa kanya. Okay. Ano, sama-sama naman kahit kapatid at hindi. Pero isinama ni kapatid na Nilda ang kanyang mga panauhin sa isinagawang pamamahayag ng mga aral ng Panginoon Diyos dito sa lokal ng Maligaya Village. Ang mga may tungkulin po sa aming lokal, kahit po ang iba ay may edad na, yung iba ay may karamdaman, pero sa kabila po ng mga iyon ay buong puso nilang pinagtatalagahan ng kanilang tungkulin. Buong puso silang kaisa ng pamamahala po sa lahat ng aktibidad, kagaya po ng ganitong pamamahayag po para po sa mga differently abled. Yung puso nila ay kaisa ng pamamahala sa ganitong lalong pinaiting na gawaing pagpapalaganap. Via live video streaming, napakinggan ng mga panauhin ang pagtuturo ng mga kalooban ng Panginoon Diyos na pinangasiwaan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo. Kabilang din sa mga dumalong panauhin ang mga deaf na inanyayahan ng mga kapatid sa iba't ibang area ng distrito. Mahalaga po na ma-share po natin sa kanila ang mga aral ng Diyos na dapat nilang malaman patungkol sa Diyos para sila ay maligtas at magawa ang paglilingkod sa Diyos. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang pamamahala sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo V. Manalo at sa ating tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, na pinayagan po nila at pinagtibay ng aming distrito po ay makabahagi na masaksihan po ang kanilang pagtuturo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po ng ganitong mga pagtitipon, mga pamamahayag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, na dito po ay nakapag-anyaya tayo ng marami po sa kanila ay mga may espesyal na pangangailangan. Subalit, nagpilit po na makarating at makadalo sa pamamahayag ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Napakalinaw po sa pagtuturo kanina ng ating tagapag-ugnay na kailangan po na gawin ng tao ang utos ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo na umanib sa Iglesia ni Cristo para matamo ang buhay na walang hanggan at makarating po sa piling ng ating Panginoon Diyos. Napakasigla po ng ginawang pagtugon ng aming mga kapatid dito po sa lokal ng Maligaya Village. Nang malaman po nila na isa po ang aming lokal na pinili po upang makadalo po sa ginawang pamamahayag po ng ating tagapag-ugnay sa pamamagitan po ng video streaming, ay sabik na sabik po ang mga kapatid. Maaga pa lang po ay nag-anyaya po sila ng mga
tao upang anyayahan po na makadalo sa pamamahayag po na ito. Nagpapasalamat ang mga kabilang sa mga differently abled at deaf dahil kahit may kapansanan, nadarama nila ang pagmamahal ng pamamahala sa iglesia at patuloy na hinihikayat na makatulong sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Kung nagkakaroon kami ng mga hindi pa kapatid, inaanyayahan namin. Napakasaya po. Isang linggo po, inaantay namin to. Sa kabila ng may kapansanan ako, pinagbibigyan ako ng mga inaanyayahan namin. Lalo-lalo na rin, nagpapasalamat ako sa ating tagapamahala na naaalala niya ang mga may kapansanan katulad namin. Mula po rito sa May Kawayan, Bulacan, ako po si kapatid na Ara Alejandro para sa Iglesia ni Cristo News Network.